Yan, magandang araw po mga kabatch. Ngayong araw na to, yung video kong papakita sa inyo, kasi po may mga nahilig pa rin na mag-collect ng halaman. Hindi pa rin mawawala yung nagko-collect sila ng iba-ibang klaseng halaman. So ngayon po, kasi dun sa bahay ng tiyahin ko dito sa Sulsugin Alfonso, so marami siya mga collection ng halaman na iba-iba. Tapos sa post ko nga po sa My Story ko sa Facebook na isang araw, so marami po nag-i-inquire. So ngayon po, may mga halaman dito na pwede nyong bilihin sa murang halaga at sigurado po ako kung magugustuhan nyo. Kaya panoorin nyo po ito. Yung mga pinakita ko pong picture sa Facebook, ito po yon. Ito pong kutsaritang ito na kung saan, yung variety pong ito, ano pang tawag dito sa ano? Basta kulay, ito po, agatong kulay, parang pula. Pula ba to? So marami po siya na klase. Tapos, pabibili lang po yan ng 15 hanggang 20 pesos o dito ho sa May Sulsugin. Medyo pabiyahe lang ho kayo ng konti kung magagaling kayo ng Tagaytay, ilang minutes lang po. O kaya po galing kayo ng Silang. So mas mura po siya. Tapos ito po ho yung isa sa mga, I think variety rin po ito ng kutsarita. Diba? Medyo dilaw naman. Ganda rin yun ang presyo, Ate Bilin. Ito ganito. O, ganun daw ang presyo. Baka mas mura pa pag bibili kayo ng mas madami. The more discount. Ano tawag sa ganito halaman? Clover. Clover? Parang clover chips. Clover chips, ayun. Ganito po pala yun. So parang dumadami siya. Tapos, sabi niya? Parang kinakakain ba siya? Edible? Edible. Edible. So ito yan. Ang presyo naman ito ay? 70. Ano po? 70,000 po. Pero pwede nyo pong bilihin ng 70 pesos lang kapag marami ho kayong bibilihin. Pwede siyang hanging plants. Ikaw, sandali. Dahil may magko-comment na naman na hindi daw ako naka-face mask. Ayun. Ngayon, may nagtatanong po nung Antorium nung nakaraan. Kasi yung pinakita ko pong Antorium ay nahulog. Is it Antorium na yan? Parang may nag-deliver ng photon. Ano ba yun? Ito yung Antorium na cute, dwarf na Antorium. Sabi po nila, bihira daw yung may ganitong Antorium ngayon. Kasi nakaraan po, may nag-comment po sa Facebook at meron para ho dito sa Alfonso na nag-Antorium sa may Marahan, sa barangay Marahan ho sa Alfonso. Pero po, itong klase ng Antorium na ito, yun nga, dwarf. Medyo mahirap siguro itong buhayin. Magkano tayo kung pag bibili? 450. Oh, 450. Pero pag bibili ho kayo sa akin, 500 lang po yan, dahil ako po mismo magdahatid sa inyo. Hindi, ito ako magaganda, di ba? Kapatid, pakita mo. O, di ba, may kasama po ako ngayon, si kapatid Carol. Yan po ang kasama ko magluto, pero hindi po kami nagluto ngayon. Naghanap po kami ng halaman. Ito, yan. So, ito ho, yung, basi lang ba siyang buhayin? Hindi naman. Hmm. Kasi nung nakaraang video po, may pinakita ko na Antorium din, pero wala pa siyang mga suloy, hindi pa siya makakapagbenta. Ito po yung meron na siya dito. Tapos alam ko may nag-comment. Ito ho, pwede na po kayong pumili. Pakita ko lang po dito. Ang ganda yung white. May white ba? Oo nga, no, may white. Yung presyo ng white, yun din. Oo. Parang bihira yung white, oh. Busilak ang white. Tapos, wala pa naman suloy. Ay, meron na. Pero hindi ho yata pwede bilhin ng suloy kasi kailangan buhayin nyo muna. Tapos, yung halaman na yun, kapatid, ano yung tawag dyan? Ayun, oh, may ano. Yeah. Ano ba yun? Ayun, may puti. Oo, tapos ba yun? Ano ko yung saling ba yan? Calathea triostar. Oh, di ba? Calathea triostar. Ano ba? Triostar. Triostar. Parang trio. Kasi so, dahil tatlo lang siya. Di ba? Tapos, ito ay magkano naman? 150. Oh, 150 po. O, Mrs. Smith, panoorin mo to. Alam ko, maghahanap ka na naman ng halaman sa Silang. Huwag ka na pumunta na Silang. Dito ka na pumunta na Alfonso, oh. Ayan, oh. Tapos may manok pa. Ayun. Tapos, ano ko ba? Ayan. So, yung mga, may nakikita nyo pong mga mayana dito. Kasi may iba-ibang variety ng mayana. Hello, pitang ko. Yung mga mayana pong ito ay, naman, ay, ganun din ang presyo? 300. O, 300 lang pala. Ito, itong mayana na ito. Mayana rin to eh. Mayana rin to, alam ko. Yung mga variety ng mayana. Kasi alam ko po, yung mayana, di ba, isa sa mga herbal
herbal plant din na parang pinagagamotila ng araw. Tama po ba ako? The best siya sa India. Ayun. Tapos ito naman, kapag ito halang sa lamang ganito. Francisco ba ito? San Francisco. Francisco. Pero parang iba, malaking dahon. Variety siya. Magkano naman ganito eh? Yung po kasi mga presyong to, hindi ko agad masagot dahil alam niyo po yung mga koleksyon ng halaman na parang minsan ayaw mong ibenta, pero pag may nakahilig siguro na alam niyo medyo okay naman yung presyo, ibebenta po yan. Yan, 200. Yan, 200 ako, nakasagot na. 200 po, mura na yan. Kasi kung pupunta ko kayo sa may highway, mas mahal na yung presyo. Siguro mahal yung pwesto, mahal yung kung paano niya dinala doon, gumasa sila. Dahil nga po dito, parang since collection niya, mabibili niyo ng mura yan. Mrs. Smith, panoorin mo ito. Gusto mo nang halaman, alam ko yan. Tapos, itong mga palmera na to dito, hindi ko po alam kung binibenta. Hindi pa daw po binibenta. Ito rin, yung isang ibang klase ng Francisco. San Francisco. Ito, ito yung mga pambakod lang. Diba pambakod dyan at ibilin? Pambakod lang po yun dito sa amin sa Alfonso, pero ito po yung nabibiling halaman. Ang napansin ko dito nung pumunta po ako na isang araw, parang sabi nila, di ba, nauso yung poinsettia dahil na Christmas. Pero may tawag sila sa poinsettia, ano ba yun? Pasqua? Ito naman ay wala pang bulaklak. Pero ano ba yan? Meron? Oo, dilaw. Dilaw, o di ba, ibang klase, dahil mainit po ngayon. Yan, dilaw. Dilaw po ang nakikita niyong bulaklak. Pero ang pakaraniwan po niyan ay pula na nakikita niyo noong paraang December. Meron pa naman ngayon. Tapos, ito natin bala ng kulay ito. Pink yan, walang pink. Pink, nabulaklak. Pero may nakita ko doon. Ayun. Iba yun. Papakita ko doon. Mainit yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyong pakaraniwang meron silang o meron tayo sa atin na poinsettia o basko. Kasi ito naman parang hindi lang ngayon nabubuhay. Ano? Hindi naman parang Pasko lang. So, pwede pong araw-araw Christmas, di ba? Pasok ng birth, saka siya nag-start ng sila. Ayun ba yun? Pagpasok ng birth months, nag-iba na yung characteristic ng... Kapag August, hindi pa. Pure green siya pag hindi birth. Uh-uh. Tapos ito, nakita ko ito, oh. Yung gatong halaman, yung parang... matangkad, tapos ganito yung malapad yung dahon. Parang siya mangkok. Ganun, no? Ito, ganitong halaman. Santan ba yan? Hindi, eh. Pala ba klaseng santan? Similarity lang siya. O, Brother Jerry, alam ko kilala mo yung halaman na yan. Sabi mo sa akin, ha? Ito po yun. Ayan. Yan meron siyang tawag dyan. Tapos itong collection po ng mga alokisa na to, na kung saan may iba-ibang variety na naman po siya. Ito yung mahal eh. Ito. Para kasing hating gabi or madaling araw, may nakikita ko nagpo-post ng alokisa at may naghanap ng alokisa. Ito maganda rin to eh. Ito gato, di ba? Magkano mabibenta? 5. Ha? 500. Ayun, hindi na. Yung lang papi. So, limited edition po, 500 lang. Mrs. Smith, panoorin niyo po ito. Si Mrs. Smith ang suki eh. Alin yan? Oo, maganda, no? Pero hindi pang benta. Collector's item. Diba? Ganda, no? Grabe yung mga halaman. Ito mga halaman pong ito, siguro yung halaga nito ay sobrang mahal na. Dahil marami na siya. Ito dumadami rin to eh. Tapos well, wala pa masyadong suloy. Ito. Bumulaklak din ah. Hindi, ganito yung nagpipig ang duro. Saan ito galing ko? Pink lang. Doon ang nilili yan. Galing daw sa kaniinda. Pinakita ko na ito dati. Pero, ni-edit ko na lang po. Pinakita ko na ito dati sa isang video. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero ito ay meron din sila dito.
Parang gumagapang siya eh. Snake plant? Ito may tinik? Hindi kapatid. Ito oh, yung ganito. Ayan, sorry po. Yung ganito, kasama din yung ganito. Pero ibang variety siya. Kaso paano yung nakakasakit? Bakit? Let's go sa lamig. Snake plant. Pero maliit ha. Ibang klase maliit yung nakita kong snake plant. Na pinakita ko na nakalang video. Yan din ba, snake plant? Pero pag agad, bingkana lang bibilihin. Kasi ang hirap ipresyohan, baka mamaya mas mahal pala or mas mura. Pero kasi yung pinakita ko pong snake plant ng nakaraan, ganito lang siya oh. Itong malaking ganito. Tapos may payat pa nito. Ito yon yung pinakita ko po ng nakaraang video. Siyempre hindi po mawawala ang sili, di ba? Mahilig naman tayo sa sili. Ano yung tibilin? Ayan din. Wala mo, malaklak pala yan. Ano ba? Oh, may bulaklak na yung ano, oh. Snake plant. Si ano, si ma'am, Tita Sol pala nanonood, nag-comment ka sa akin. Tita Sol, yung ganito, oh. Pupunta po kayo dito sa amin, sa Suzugin, oh. Mayroon silang ganitong halaman na snake plant na namumulaklak. Hindi ko alam na namumulaklak pala ang snake plant. Diba? Kahit ganito rin naman eh. Tinatanim nila. Diba? May kutsarita ka pa dito. Ang dami pa. Ito oh. Lilipat pa. Maganda siya oh. Tapos yung mga yellow na yan, yun yung kagaya nung nandun sa parang no Bali or na part ng ano, Paseo. Mga ganyan nakikita ko eh. Lapitan ko po. Ito oh. Ang tawag dito, ate? Mini Daisy raw, sabi ni Imda. Parang mini Daisy, oh. Mini Daisy. Daisy 7. So, ito, oh. Daisy Manny, ah. Daisy Manny. Siguro may ibang kulay din ito, no? Wala. Dilaw lang talaga. Dilaw lang. So, di ba maganda? Malamig, pero mainit pa yung araw. Ito, ganito. Ano to? Di ba ang ganda? Landscape. Oo, ganda kaya. Maganda siya pang landscape. Dahil maganda siya. Oo. Kung alam mo yung school na Blessedville. Ay, hindi Blessedville pala. Sa Luksohin po? Hindi pala, sa Kalaytay. Anong tawag dito? Blessing in the world. Blessed ah, world. May, ganito yung pang ano nila. Oo, landscape. Parang so, meron pa ako nakita dito nakatago, oh. Ito, oh, may nakatagong halaman. Ito, may nakatagong halaman dito, oh. Nakatago sa inyo. Nakita niyo po yan. Ayan, ang ganda, oh. Ito, asa na? Asa na? Nawala po kasi yung camera ko. Naiwan ko po yung aking gamit sa bahay. Nakatago, oh. Ganda. Ang galing na, ano? Para siyang, ano yun? Yung urchin? Yung alin po? Yung pa niya, no? Si urchin? Urchin? Parang si urchin. Ito ba yung, ito ba yung, ano? Indian spread? O, diba, Angel's Breath? Angel's Breath or Magic Book? Para siyang ano? Para siyang Rosal, hindi ba Rosal? Hindi. May punga ako ng ito. Si ibang klase rin yung halaman na yun. Hey, ito po. So, dito ang gusto ko. So, ngayon po, ang sinasabi ko po dun sa video na nakaraan, sabi po ng friend ko, si Brother Jerry, kailangan daw po hindi masyadong mahal, hindi daw overpriced yung mga halaman dahil sobra naman daw po kung masyadong mahal.
Pero itong mga halaman pong ito, dahil sinabi ko nga po na collector's item, kasi mahirap na bibenta kung ibibenta mo, no? Dahil talagang inalagaan mo siya ng matagal na panahon. Lalo pa itong ganito, oh. Ito yung napansin ko kanina, no? Gumamela na kulay yellow. Yellow ba? Hindi ba yung Japanese rose? Di ba? Kahit ito. Ito naman, kapag ka-Christmas, sakto, pag may Christmas light sa bahay, oh. Baka pwede rin itong ano, kasuloy. So, ano nga po, iba-ibang klase ng halaman na collected na. Tapos, eventually, ibebenta rin dahil nga po, sobrang dami na. Ayan, dito nyo po makikita yan sa May Alfonso. So, yung mga nagtatanong po sa akin doon sa nakalang video, siguro po dahil nga sa yung iba na lalayuan, karaniwan sa Tagaytay, sa may silang lang po bumibili. So, parang mahal na po kasi yung price ng halaman nila. And napansin ko po, yung karamihan naman doon sa mga halaman na nakapakita ko rin is mga rare na kung saan natatagpuan nyo lang po yun sa mga looban eh. Mga parang malapit sa ilog, malapit sa parang mga lote na kung saan eh wala naman pong natira. May mga namubuhay na ganyang halaman. Yun. Birds of Paradise po. Kaya lang, hindi siya yung ano, may bago na siya eh. Dahil mix na po yung color niya. Yung bago ngayon. Ang original po niya is pure green ng bago. Saka lumalakot siya. Ito, anong tawag po? Ito na lang po. Pagpili lang po, ito kayo na yung sakit. Kaya kapatid na lang po ng konti. Pero huwag niyo po ito, todo. Kasi susukan siya kakaba. Hindi naman. Okay naman. Ayun, nilagyan ng gayon. Nilagyan nga ng electric pa. Antena. Nawawala rin naman. Ano ba ito? Kapatid Aster? Hindi. Sino? Alin? Yung ganyan. Ay. Sino? Ah, sa luksuhin. No? Ito, mahal ito. Sinadayo pa sila eh. Ito. Yung ganyan, oh, mahal yan. 550. Hindi ko nga alam kung meron pa. Bili ko lang ito. Ang halaman nyo po ay ano, yung sa ganyan. Kumbaga, halimbawa sa isang ganyan.
Hindi kayo nag-ano ng sa perlaki. Opo. Lord, pag maliit, sumura? Mababang presyo. Pero pag malaki na siya, mas talagang mahal. Ganun po. Chinese lantern, meron doon. Maganda yung Chinese lantern. Parang ang style ng pagkapuno niya, kapatid, ganito, Ben. Pero ang style niya talaga, yung lantern ng Japanese. Bilog na ganon. Tapos may yellow sa pinaka, kina sa baba. Okay, thank you po sa mga nanonood sa akin sa YouTube and Facebook. And nagpapa-shout out lang po si Ma'am Cheng Caparez ng Dubai. Anong pangalan nung, ayan, nakalimutan ko tuloy. Mate, yung iyong Facebook, ay yung YouTube po, Pachengski, okay, ki Mate Cheng Caparez. Thank you, and more power to you, and God bless po. And kay, sino ba to? Isang nag-comment sa akin. Okay, so ngayon ay may series po, may susunod pa po akong papakita ang mga halaman sa susunod na video. Abangan nyo lang po. And yung mga gusto po mag-comment, gusto pong magpabili, gusto pong bumili, message lang po kayo sa amin. Manood lang po kayo dito sa aking channel, and maraming salamat po, and God bless sa lahat. Hindi na. Grabe yung mga puno, ano? Mahogany yan eh. Taas, kilaninong yan. Yan ang pagtumumbat na kabansin. Huwag naman. Sabi.